Ako po si Wilfredo Bacolter, galing po sa relihiyon na Baptist. Nagko-convert po ako sa Katoliko dahil sa Katoliko po, nalaman ko po na mas sinisiran po yung pag-aaral nila sa Biblia. Hindi po katulad ng Baptist na baang words by words lang po sila. At nang pumasok po ako dito sa Divine Mercy, dito po na pag-aralan na mas mahalaga na pag-aralan yung Biblia, hindi lamang words by words, kundi ang masinsinan upang maintindihan. Nalaman ko po dito sa pagpasok ko sa Divine Mercy na hindi lang faith o paniniwala ang makapagliligtas sa iyo o sa atin, hindi dapat may mabuting gawa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng liwanag. Almost one year and a half ako nag-born again. Actually, noon nagpabaptize na ako ito sa dagat. Pagkapila ka nila nagpabaptize, almost 7. Siguro kami nga po, mga 7. Kung baga, naliwanagan ako na ako, di karoon ako matuunan ang isahan ko. At nakambalik ako na sa may chair niya, you must be born again ko, no? Dato na nag-document ka ako. So, meaning literal, ang pagkaitindi nga, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God ko, no? Pero ako altar na ako ito'y mahawan at ang ipapiling ko ng Bible. Siyempre, Bible, magkamato, di ba? Ipapiling ko na yung mga imahe, yung mga rosary ka ito, ipabukto ko, at ipagsikway ko, itanatanan, nga hanungod sa katuloy ko mapagtubuhan. Kung bagay, dahil ko ako mag-pray, dahil ko ako mag-pray sa Ginoo, maagi pa man ang Mama Mary, mabunano pa, basta doon, sa Ginoo ko dahil, do yun. It comes to the point kung nag-retreat ako sa Divine Mercy, di ka ito ko na sa iran nga may makaratagalihin. Nga maanday ato nga pagtubuhan na magagamit nila ng mga imahe, mga crucifix, o itanay-tanay ako sa ato nila ako isa ni worship at asal ba? Then, ako masala, especially si Mama Mary, wala na nila recognize, ato nga mga santo, wala na nila recognize, doon ano nga, abas ako nga sala, abong sala sa ano nga mga pagtubuhan, mga luyon. Actually, naging faithful, nagmatod ako na deepen, nagmatod ako ng faith, but then, narealize ko nga, bukod at balik ako sa Divine Mercy, no? Kaya nagbalik loobat ako sa akin na ginoobat. Dahil sa Divine Mercy, doon ako nga, hindi ko pinama sa ngayon ay I'm blessed nung ayaw na akong hihapon yung kapabilin sa ano nila nga community. So yun. Thank you. Una, isa akong born again. At nang sa born again ako, ang buhay ko, walang may nagbabago, magulo pa rin. Ngayon, naging Katoliko ako. Ngayon ko naramdaman na mas malapit pala ako sa Panginoon. Sa born again ako noon. Ang masasabi ko nung sa born again pa ako noon, ang hirap na sinasabi ng pastor. Ang 10% sa iyong kinikita, kailangan kukunin. At yun ay mapupunta sa kanila, sa mga pastor. Hindi ko nagtrabaho ko, mababala yung sahod ko. Tapos, yun pang talagang demand na bawat isang membro ng Born Again kailangan magbigay ng 10%. Kaya po, ang sinasabi ng Born Again naman pa ng tuwing ika po sa iyong sahod ay dapat ibibigay sa kanila. Yun po ay masasabi ko yung mali. Ako po si Arlet Manha. Kasalukuyang nakatira po ngayon sa dito po sa Bukayo, province po ng Davao City. Yung reliyon ko po dati ay Church of God, Seventh-day Adventist. Maraming mga katanungan sa isip na hindi nasagot. Gusto ko yung kung ano ba talaga yung katotohanan pagdating sa reliyon. Lumaki kasi ako na yun yung talagang pangaral, yun yung talagang doktrina na nalakihan ko. Kumbaga, mula pa pagkabata hanggang sa mag-high school ako, doon na ako lumaki. So, yun na yung tumatak sa isipan ko. Pero, hindi ko alam kung saan ba talaga yung totoong kasiyahan o kung ano ba talaga
katanungan sa isip. Minsan, sinasabi nila, yung relihiyon daw kasi na Katoliko, marami silang mga katanungan din kung bakit daw may mga imahe, kung bakit daw yung mga taong nagsisimba sa Catholic Church ay may mga idolo daw ng mga larawan. So maging ako noon, napaisip din ako kung oo nga naman, no, bakit nga naman ganun? So marami talagang mga katanungan na mismo ako sa sarili ko, hindi ko alam kung saan ko itatanong at kung sino yung mga tao na pwedeng sumagot ng mga katanungan yun. Nung pumasok na ako sa simbahang Katoliko, merong mga doubts. Bakit ako nandito? Diba? Kasi nga lumaki nga ako sa Church of God. Nag-Bible study na, pero wala akong naintindihan. Maraming katanungan, talagang mga katanungan, mga doubts. Bakit nagsa-sign of the cross ang mga Katoliko? Diba? At saka, bakit nag-rosary? Bakit bakit yung Katoliko nagdarasal ng paulit-ulit, diba? Tapos bakit yung mga miyembro ng Katoliko hindi alam kung paano ang magbasa ng Bible. Hanggang sa kahapon nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na maitanong sa speaker namin sa apologetic seminar yung mga katanungan, yung mga doubts namin about sa simbahang Katoliko, kung bakit may rosary, bakit kailangan na mag-sign of the cross, na kumbaga it is an answer prayer. Kumbaga yung mga tanong na yon nasagot lahat nang wala nang kahit na anong maliit na porsyento na sasabihin mo na ay mali pa din ito. Kumbaga satisfied na wala na talaga akong masasabi pa na ay kaya pala ito yung ginagawa ng mga taong nagsisimba sa Catholic Church. Naging open yung pag-iisip ko, nagkaroon ng wisdom. Talagang masagot lahat kung bakit ganito, bakit ganyan, kung ano yung totoo. Tapos ngayon, masasabi ko na talaga na I can defend the doctrine of the Catholic Church. Masasabi ko talaga na iba yung doktrina. Iba ang Katoliko sa ibang sekta o sa ibang reliyon. Kumbaga, nagkaroon ng kaibahan yung pag-iisip ko. Kumbaga, naging open na ako na pwede ko nang ipagsigawan na, hey, I am a Catholic believer. Ako po si Conrad Runas, taga Pontevedra po. Nandito po ako ngayon para i-share ang story ko. Dati isa po akong iglesia ni Cristo for 18 years. Pero nung namatay ang tatay ko, nung 15 years old po ako, nagsimula ng mga tanong sa isip ko tungkol sa mga teachings ng mga iglesia, tungkol sa pagkain ng dugo, sa pag-worship sa mga statua. And then tinanong ko man, nagtanong man ako sa mga taga-iglesia, hindi nila masagot. Ngayon, fully devoted po ako sa Katoliko dahil sa totoosin lang, matagal na ako gusto magtiwalag sa iglesia, pero wala akong magagawa dahil yung tatay ko dati na nagdiakono dun sa iglesia. Pagkatapos kami ng mga kapatid ko, choir kami, nung namatay ang tatay ko 15 years old, doon nagsimula yung mga tanong sa akin sa isip ko. Bakit ganito bang tinuturo ng iglesia? Bakit ganito, ganon? Nung nagsimula ako magtanong sa kanila, sabi nila, basta nakasulat sa Bible. Sabi ko, ipakita nyo sa akin. Hindi nila mapakita sa akin. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas at na-meet ko si Broadwayne, tinanong ko naman sa kanya yung mga tanong ko sa mga iglesia. Sinagot niya naman, verse by verse, word for word sa Biblia. Doon ako napaniwala sa mga teachings ng Katoliko. Na yung Katoliko talaga, yun ang talagang tunay na reliyon. Nung nag-confrontation kami, hindi nila masagot yung mga tanong ni Broadwayne sa kanila. And then, ngayon, dito po ako,
na nag-aaral pa din. Every day I'm learning more. And I'm glad. Masaya naman ako dahil araw-araw may natutunan ako bago sa Katoliko.